Hello. Good morning. Ayan, mapagpalang umaga po sa inyo. Mapagpalang umaga din po. Kumusta po kayo? Okay naman na po. Medyo umukay po ako nung lumipat po kami ulit ng bahay. Umalis po kami dun sa bahay nila mama ko. Yung sinasabi ko po sa inyo na grabe po yung pagsusuka ko na kahit wala po akong kinain, halos ko rin po nang kumain. Ganyan po talaga pag may gumambala po sa isang tao. No, ganyan po talaga. Iba-iba po yung nararamdaman actually. Minsan yung iba nahihilo, mabigat ang katawan. At may mga nagsusuka talaga, nagagaya ng sayo. Opo. Okay. Pero ngayon po, nung lumipat po kami, 1 month na po kami dito sa bago namin nilipatan. Nawala po siya, bali paminsan-minsan na lang po, siguro isang beses na lang sa isang linggo. Minsan naman yung mga yan, na kukontra natin yan sa pagdarasal. Opo. Kukontra po natin yan. Siyempre, may mga gabay tayo, ikaw may gabay din mo sa nakikita ko. Minsan naman, tumutulong yung mga yan. O di kaya, kusang kumikilos yan, no? Para labanan yung mga masasamang gawa na yan. Opo. So ngayon actually, na patuloy ka pa rin tinitira sa nakikita ko. Aalisin natin yan, no? Yung di kaya. Opo, may nakikita na po ako ngayon. May matandang nakatayo sa labas, nakabelo ng itim. Buti malakas yung ikatlong mata mo. Medyo po. Okay. Hindi ganun ka, ano? Siguro po, kaya po nila ako, wala naman po akong ginawa. Siguro kaya po nila ako, medyo naramdaman po nila, siguro na nakikita ko sila. Oo, tama ka. Tama ka. Alam nila yan. No? Pagbukas kasi ang third eye ng isang tao, alam ng mga kalaban yan na bukas. Kaya susubukin ka. Opo. Alam nila yan. At, pero wala naman po akong alam na basta yung saktong pampuder lang po na puder bako tsaka pondo. Mamaya, mamaya itatopic ko yan sa aking live mamaya alas 7 ng gabi. Apo. Sana may time ka manood at i-explain. Sige po, abangan ko po yun. I-explain ko po yan doon. Mag-comment po kayo doon. O di kaya ihanda nyo po yung mga katanungan ninyo at sasagutin ko po yung lahat doon. No, yan po yung topic, yung puder, pondo, bakod. Tsaka, balabal. Para maintindihan po ng lahat na. Mamaya, itatopic ko yan. Sana andun ka. Apo. Okay, so ngayon, ang gagawin natin, aalisin natin. Kailan ka ba nag-umpisang mag-spiritual? Actually, isang taon na po yung nakaraan. Ang tagal na. Okay na yung isang taon. No? Okay. So, natapos na po akong nag-devotion last year din po. Last year. So, nung natapos ka, pinagpatuloy mo ba? Opo. Kaya lang nitong year po na to, nung July, medyo hindi na po ganun ka-consistent kasi dumating yung asawa ko, kaya hindi ko na po siya naituloy masyado. Parang nangyari po, Martes tsaka Biyernes na lang ako nakakapagdasal. Okay lang po yan. Mas maigi po na ganun. At least may dalawang beses sa isang linggo. Dati po kasi, dun sa dati namin bahay sa Pangasinan, everyday po talaga, hindi po ako pumapalya. Tapos nung dumating po yung asawa ko, yun medyo na po kasi... Kasi yung, din po. Yung pagdidibusin kasi natin, yan yung tinatawag na pagpupuder. No? Or, no, sorry. Kasama na po yan sa puder. Lahat ng kategory dyan, yung puder, pundo, bakod, lahat ng yan ay nanggagaling sa ating pagdarasal. No? Apo. Kailangan kasi may pundo. Opo. Kasi pag walang pundo, humihina kasi yung spiritual na kalakasan natin. Ganun po yan. Opo. Ganun po yan. Depende kaya na lang. Kaya kung kapatid,
sorry po. Kung papalarin next year, kung paintulutan ko pa, bala ko po ulit mag-devotion para makapag, ano po, makarecover po ako. At yan nga, sa tuwing magdi-devotion tayo, may time na or may tendency na nagbubukas yung ating ikatlong mata. Apo. Oh, diyan sa pagdi-devotion na yan. Oh, may apo. Mga mangilan-ngilan din po na nangyayari yan, no? Sa mga taong nagdi-devotion. Pero yung mga hindi nagbukas, may mga sense pa rin na nangyayari, no? Yung mga pakiramdam na yung matalas na pakiramdam na kahit hindi mo nakikita ay nararamdaman mo yung presensya nila ng yung mga masasama o kahit yung mga ano, kahit yung mga gabay natin nararamdaman natin. Opo. Sayang po wala pa po kasi yung kapatid ko nasa Manila pa eh. Gusto ko rin po sana ipagamot sa inyo yung pinadala ko po yung picture. Okay, sige lang. Sa susunod na lang po ulit pag andyan na po siya. So sa ngayon, ang gagawin natin, kayo na lang muna, tatanggalin apo natin yan. Apo. Sa dito sa online, malayo kasi tayo. Apo. Kung napanood mo yung mga gamutan ko, ang apo nagtatanggal dyan sa mga nilagay, sa mga masasamang gawa na yan, itong mga gabay ko. Kung bukas ngayon yung ano, ikatlong mata mo, try mo, makikita mo eh. Makikita meron mo. Meron po akong nakikita, pero nung nakaraang araw ko pa po siya nakita, nakaraang gabi, na nasa harap po, may dalang espada. Tapos, usually, may gusto ko mas. Ganyan po kasi, pag busy ako, tapos di ko masagot yung pasyente, pinapabantayan ko na lang, pinapahawakan. No. Maaring pabalik-balik sila diyan o ano. Oh, ganun po 'yan. Pero may nag-uusap naman 'yan eh, gabay ko, gabay mo. No. Hindi lang lahat kung hindi lahat na ano kung naririnig ko kung ano yung mga pinag-uusapan nila. Basta nakikita ko nag-uusap 'yan, no, kung anong balak nilang gawin, no? Kasi yung mga yung kusang kumikilos yun, no? Kahit iniisip ko lang na binubulong ko lang sa isipan ko na pakipuntahan na lang tong taong to kasi di ko pa matawagan, may lalakarin pa ako, so ganun na po yun, automatic na po yun na kikilos sila, parang may initiative din sila ba, no? Kahit hindi mo na idinitalye kung ano ang gagawin, eh, alam na po nila. So, kaya minsan, nakakaramdam yung pasyente ng medyo may pagbabago, no? Kailangan kasi, may mga pasyente din kasi na, ano, medyo mababaw lang yung, mababa, no? Sabihin na lang natin, mababa lang yung paniniwala nila. So, through guidance nitong mga gabay, sila na lang po ang nagpupuno doon sa pagkukulang ng pasyente na yon. Diba? So parang ganun. Pero pag malakas yung paniniwala mo, mataas yung pananalig mo sa Diyos, talagang nagkukumbay niyan eh, no? Yung kagalingan mo talagang agad-agad. Talagang instant din pag mataas yung paniniwala mo. Kasi pag wala yan, wala yung paniniwala na yan, hindi mayayari na ano, gagaling ka. Kung milagro na lang kung naawa sa iyo ang Diyos, pagalingan ka. Kasi parang kinukontra mo yung sarili mo. Oo. Sarili mo. May mga nagpapagamot kasi na parang nagpapagamot pero walang paniniwala sa Diyos. May mga ganun na mayayari na parang napipilitan lang. Sige, pagamot na lang ako ng manggagamot. Try natin. So parang ganun lang. Hindi yung dito galing sa puso talaga. Apo. Sige kapatid, ano nga pa, yung tubig, i-bless ko muna yung tubig. Signal ko eh. Okay po, sige po. Okay lang po. Okay, yan. Saglit ha. Diyos Amang makapangyarihan sa lahat.
tagagawa ng langit at lupa. Ako po'y nakikiusap sa inyo. Pakihawakan po ang tubig na to upang magkaroon ng bisa sa kagalingan upang ang tao na iinom nito ay magkaroon ng kagalingan, kalakasan sa kanyang katawan sa pamamagitan ng yung spiritual na kapangyarihan. Okay kapatid, blessed na yung tubig, yan po yung magiging ano mo, healing water mo, huwag mo lang paubusan. Ano pala, pakilasahan mo lang yung tubig, try natin kung andyan pa ba sa katawan mo yung karga. O, ngayon po, pakilasahan mo kahit dalawang lagok lang. Tingnan natin kung nagbabago ba yung lasa, nagiging mapakla, mapahit, matabang. Minsan naman matamis. Minsan kasi may tendency na matabang na matabang. Matabang yung tubig natin pero may mas natabang pa po siya. Minsan naman malamis-namis yung tubig natin pero mas matamis pa din dyan. So may mga pangyayari na ganun. May konting pait pa po. O, yung pait, mapakla, mabaho. Talagang nangyayari yan pag sobra, I mean yung mas pag malaki, no? pag masyadong malaki yung or mabigat yung karga mo. Pero pag light na lang, hindi mo ano yan eh, parang may slight lang na difference talaga. Dati po nung nandun pa kami sa bahay po ng mama ko, sobrang pait po ng tubig yan. Opo. Tapos nag-start lang po kasi nung lumipat kami. Kasi po dati sa Pangasinan kami nakatira. Doon po okay po ako. Tapos nung lumipat po kami dito, nung August, doon na po nag-start yung nagtataka na ako. Napansin ko na po lagi ako nagsusuka tuwing umaga. Hanggang sa wala na po kung ganang kumain. Nahalos ayaw ko na po kumain kasi sinusuka ko na po lahat yung kinakain ko. Tapos nabanggit ko po kay Kuya Jeff kasi siya po yung nagsabi sa akin sa inyo. Ganito kasi yan yung mga mangkukulam, mababarang na yan, no? Yung mga masasamang tao na yan o demonyo na yan, minsan kasi naglalagay yan ng parang CCTV sa bahay mo, no? Parang may watcher na ilalagay dyan sila, pusa, aso, butiki, no, toko o ano man. Klase ng mga hayop. Ipis. No, ipis lang ako. Oh, yan yung mga may mga nilalagay silang mga insekto o hayop man para magiging taga pakinig, taga bantay, no. Magiging watcher diyan sa bahay mo. Kaya alam niya ang bawat kinikilos mo at mas madali kang kargahan ulit, no? Kasi ano yun eh, minsan naman hinihinto-hinto nila yan. Nagkarga ngayon, mamaya ulit. Sa sunod na araw naman. No? So, ganyan yan. Para, ano, alam nila lagi yung mga pinagagawa mo. So, nang lumipat ka, medyo nabawasan, no? Medyo nabawasan kasi parang hindi nila alam na kung saan ka na punta. Kasi minsan yung mga pinaglalagay nilang CCTV doon lang sa bahay mo, tapos hindi na yan makasunod kung saan ka nagpunta. Pero depende yan, ha, kung marunong din yung mga yan, talagang masusundan ka. Actually nasundan ka naman pero siguro hindi masyadong nakapenetrate muna sa ngayon. At sa ngayon, no, dahil na rin yun sa gabay at na-minimize yung excuse me, na-minimize yung pagtitira niya sa'yo. Ngayon, okay, pikit ka po, no?
Dikit ka, tanggalin natin yan. Pag-usapan ko lang aking mga gabay, ha. At ako'y humihingi sa'yo ng ano, pag na naramdaman mo na sila, lahat po ng mga kamalian natin sa buhay, sabihin lang po natin sa kanila, ihingi po natin ng tawad, no? Pwede, maaari din po tayong humingi ng grasya, kung anong mga kabutihan sa buhay. Basta lahat lang ng kabutihan ang hilingin mo. No, wag na yung mga kasama na ano. Sige kapatid, ha, mangusap lang po ako. Diyos ang magkapangyarihan sa lahat, tagagawa ng langit at lupa. Ako po yung nakikausap sa inyo na pakiusapan ko aking mga gabay upang puntahan na itong tao na ito, nakausap po ngayon upang alisin ang lahat ng negative na enerhiya sa kanyang katawan at bigyan po siya ng kalakasan, kagalingan, para magawa po niya lahat ng pangaraw-araw niyang mga gawain nang walang iniindang na sakit. Maraming salamat, Dakilang Ama. Bigat po para sumbalikat po. Ganyan po talaga. Pakiramdaman nyo lang po. Mangusap kayo. Bigay tayo ng tawad, no, sa pamamagitan nila. No, magiging magaan po yung pakiramdam natin. Pakiramdaman nyo lang po. Kahit sa isipan nyo, kahit dyan sa pagpikit nyo na yan, makikita nyo po sila. Makikita ko po, may lumalabas yung maitim na enerhiya sa ulo ko. Oh, yan. Mamaya, magliliwanag na yung aura mo. Bilang po, pakiramdam niyo lang po. Pinapawisan na po yung mga kamay ko. Yung iba niyan, parang nakukuryente. Pinapalitan kasi ng positive energy yung negative energy na nasa katawan mo. Nihigop nila. Pinapalitan. Nakikita po yung sinabi ko po sa inyong matanda kanina, na nakikita ko siya ngayon, sumisigaw siya. Mangingisa yun. Talagang paparusahan nila yan. Pati ako, ang layo ko dito, naramdaman ko yung ano niyan, yung presensya ng itim na yan. Masama na yan. Nakasombrero pa. Po yung pagpanawag niya. Alam mo, napaka swerte niyo po.
nalayo po, balahibo po, nandito siya. Napaka-swerte niyo po, no? Na talagang pinuntahan po kayo ng mahal na inang Birhen. Grabe, wala akong masabi sa iyo. Talagang alam niyo, ilan lang po ang mga pasyente ko na pinupuntahan niya. May ibig sabihin po 'yan, may sasabihin po 'yan sa iyo. No? Pakitanong mo na lang, no? Maaring may ibibigay 'yan sa iyo o baka pamisyonin ka niyan o ano man yung pakabigyan ka ng balote. Nararamdaman ko po na hinahaplos nga. Binabaluti ka kapatid. Binabaluti ka niya. Opo. Yan, binabaluti ka niya. Antayin mo lang. Baka may sabihin pa yung mahal na ilang birin sa'yo. Napakaliwanag po. Mahal na inang Birhen, maraming salamat po sa inyo ang pagpakita ngayon sa gamutan namin. Ito'y napakalaking tulong po sa amin ngayon, ang iyong napakalakas na presensya. Maraming salamat po, Ina, at kayo'y nagparamdam sa ngayon. Mahal na inang Birhen, hindi lang po sa kanya ako humihingi sa iyo ng kagalingan. Ako din po ngayon sa mga oras na to ay nananawagan. Kung maaari po, himukin po ninyo ang lahat po ng mga naniniwala sa inyo, mahal na inang Birhen. Pagalingin niyo po sila. Sana po at bigyan niyo po ng katuparan yung mga hinanaing nila, mahal na inang Birhen. Bigyan niyo po kami ng kalakasan sa pang-araw-araw upang maitawid po namin ang aming pang-araw-araw na hanap buhay. Bigyan niyo po ng kalakasan ang lahat ng aming pamilya, kaibigan, lahat ng mga kamag-anak namin. Ako po'y nakikiusap sa inyo. Bigyan niyo po kami ng grasya sa buhay. Bigyan niyo po kami ng pangangatawan na malakas upang matugunan namin ang aming pagmimisyon, ang aming mga gawain sa lahat ng oras. Mahal na inang Birhen, kung sino man ang makakapanood sa video ito, sana po maramdaman nila ang presensya ninyo. Sana po sa lahat ng mga malalakas na may katlong mata dyan, makikita nyo po ang presensya ng inang Birhen sa ngayon. Maraming salamat po, mahal na ina, at kayo po'y pumanaog dito ngayon sa mga oras na to, at hinawakan nyo po ang tao na sa harap ko ngayon. Salamat po sa pagbabaluti sa kanya. At salamat po sa pakikinig sa mga hinanaing namin. Maraming salamat po. Kapatid, pag natapos mo nang sabihin lahat, pag hindi mo na sila naramdaman, ay maaari mo nang idilatan yung mga mata. Okay na pong gumagaan yung nakikita ko po nawala na po yung itim na lumalabas po sa ulo ko. Mm-hmm. Napalitan na po siya ng maliwanag na aura. Sige po. Pero nandito pa po ang mahalay na paakyat na po siya. Sige kapatid. Oh, naramdaman ko kapatid.
Wala na po yung ano, wala na po yung parang ano, parang umusok lang yung matandang mangkukulam na yan. Oo po. Naano po sila nung dumating po ang mahal na ina. Yan. Makiat na po yung mahal na inang Birhen. Talagang malaking pasalamat po natin at na-bless po tayo na sa mga oras sobra na to. Sobra, sobra po malaking karangalan po. Tama po kayo. Ayan. Wala na po akong nakikita ang madilim na oras ngayon. Sige kapatid, pwede mo nang... Pwede mo nang idilat yung mga mata mo. Ayan. Ayan, nagliliwanag ka na po. Napaka-swerte mo. No? Napaka-swerte mo. At talagang sinadya ng ano, mahal na inang Birhen. At yung banal na espiritu niya ay bumaba. Ngayon, mararamdaman mo na yung mga kagalingan mo. O kalakasan. Apo. Yan. Apo. Yung baluti na galing talaga mismo sa kanya ay Apo. Binigay sa iyo. Yung balabal Apo. Na yan. O, nasa sa iyo na. Apo. Talagang magpasalamat po tayo sa kanya. No? Kanina Apo. Pa po ako nagpapasalamat sa kanya. At, sana po. At sana po mahal na inang Birhen ay sa lahat ng aking gamutan. O kung sino man ng pasyente na aking maaaring makausap ay pumanawag po kayo. Maraming po salamat po. Yan kapatid, ikay pinagaling ng Diyos ng dakilang ina ng dakilang anak. Yan. Napaswerte nyo bilang isang tao, no? Na hindi lahat po kasi ng pasyente ay pumapanawag po siya. Yung mga arkanghel lang na gabay ko po ang ano, humahawak. Pero may ano yan eh, may ibig sabihin yan. No, maaaring ikaw lang siguro ang makakaalam, no? Maaaring hindi niya sasabihin sa akin, pero sa'yo, malalaman mo yan. Maaari din niyang sabihin sa akin. Pero pag may sinabi siya, i-message ko rin sa'yo. Kung ano man yun. Pero sasabihin niya sa iyo yan eh. Sasabihin niya sa iyo yan. Okay. Sige kapatid, ano ba? May tatanong ka pa sa akin. Ano ngayon yung naramdaman mo? No, yung sa paligat mo, ano? Gumaan na po ba? Yung gumaan na po, tapos yung sa tiyan ko po kasi yung iniinda ko talaga yung sikmura ko. Nararamdaman ko po parang may sumisingaw na lamig. Ayun. Dati po kasi parang napondohan siya ng lamig kaya po lagi ako nagsusupa. Parang... Pero ngayon nangiramdaman ko po na ano na po siya na aalis na. Parang may kabag na... Oo po, ganun po. Hindi na hinto, hindi na aalis. Oo po, ganun na po. Maraming salamat sa dakilang ama, sa dakilang ina, sa dakilang anak na talagang pinapatnubayan tayo ngayon. No? Napaka-bless po natin ngayon. So, blessed be God po. Yan. Yan kapatid ah, yung ano, yung mangkukulam na yun, naparusahan na. Sa mga may malalakas na ikatlong mata dyan, kung kayo yung isang manggagamot din, kung napanood nyo tong video na to, hindi kami gumagawa ng kwento-kwento dito. No? Malalaman nyo yan. No? Makikita nyo yung nangyayari kanina. Shoutout nga pala kaya, no? Jeffrey Olivar. Kapatid, ito. Nagamot ko na yung kaibigan mo. Matagal din itong naghintay. At ako yung humingi ng pasensya kasi... Minsan, hindi naman sa lahat ng oras kasi nanggagamot ako. May mga time na nagahanap buhay din po tayo.
No? Opo. Kasi hindi naman natin ginagawang hanap buhay itong panggagamot, no? Hindi naman opo. Ito kagaya ng iba na opo. Talagang kinakarer na nila ito. Yan. Kapatid, yung tubig huwag mo lang paubusan na nagbibigay rin yun ng kalakasan sa katawan natin. Basta pag konti na lang po, dadagdagan ko lang po. Refillan nyo lang po, dagdagan nyo lang. Sige po. Ako'y nagpapasalamat sa iyo sa paniniwala mo, sa oras mo, at sa pananalig mo sa atin sa kaitaasan. No? Maraming maraming salamat. God bless sa iyo, mabuhay ka kapatid. Salamat din po. Thank you din okay. Po. God bless po. Paalam. God bless. Sige po. Okay, sige po. Bye-bye po.